And my deliverer, my God, my strength, and my hope I will trust. My buckler and the horn of my salvation and my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I save from my enemies. The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. The sorrows of hell compassed me about. The snares of death prevented me. Verse 6, in my distress I called you. I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Then the earth shook and trembled. The foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wrath. There went up and smoke out of his nostrils, and free out of his mouth devoured. Coals were kindled by it. He bowed the heavens also and came down. The darkness was under the feet, and the root upon cherub, and did fly. He did fly upon the wings of the wind. He made darkness his secret place. His pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies. At the brightness that was before him, his thick clouds passed.
the stones and coals of fire. The Lord also thundered in the heavens, and the highest gave his voice, his stones and coals of fire. He sent out with his arrows and scattered them, and he shot out lightnings and discomfited them. Then the channel of water were seen, and the foundation of the world will discover all the rebuke, O Lord, and the blessed outbreak of thy enemies. Amen. Hallelujah, O God. Pasabot lang sa Psalm 18 niya. Love to thank ni Lord. Love to ni Lord sa tanan na panahon. Whether natin problema o wala, love to thank ni Lord. Ang ato alam igsoon, ginaingon lang nako na, when was the last time na nakaingon tag, I love you, Lord? Karoon na tayo mga igsoon, ginaingon sa lang ni Lord sa koba, na ato ang hinuklugan, kanang barat, ato ang hinuklugan or i-realize na to. Ingon na to si Lord na, I love you, Lord. This is the time na wala pa ka nakainom kay Lord, kay maulaw man ko. Maulaw ko at ibil mo magsinggit, maulaw kay kong mag-post ko, I love you, Lord. Maulaw ko mag-ingon sa kong mga kauban, I love you, Lord. Maulaw ko sa kong sarili na ingon ako, I love you, Lord. Isa na si Lord na ingon ako siya, I love you. So, this is the time na shout it to the Lord. Because the Lord is deserved to be praised. She is worthy to be praised, and so on. So, naata yung play today. Hope na basahon na ko or sabayan na to siya. Okay? Okay. So, wala na yun, ano? So, naiigi na main dira na kanta ba, na ginaingon na, I love you, Lord. I love you, Lord. Pasabot na, ikaw akong kusog, Lord. Sa tanan na panahon, ikaw ang kusog, ikaw ang tanan para na ako kinoong. So, iksuon, magampo ta karon. Feel free na maingon kasi mong sarili na between you and God, mag-say kag, I love you, Jesus. So, it's not too late na may inong tag na mag-end ka ba ng whole bula pwede ko na kayo mong I love you kay God. Kung magkanta ganita ka ng Iksoon, atong ihatag ang pinaka-best jud nimo na pagkanta niya kay Ginoo sa Ginoo Iksoon. Kung maayon ka magkanta ang mga worthy songs, why sa Ginoo dili? Feel niyo na magsinggit ka, singgit. Feel niyo na magcry ka, hilak lang. So there is a church, libre ka ita. So mag-ampo ta. Ito ko lang itong mga ulo. We invite the Holy Presence of the Holy Spirit. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit of God. I love you, Lord. I love you, Holy Spirit. We need you, Lord. Sorry, oh God, for sometimes na dili ka na mo mapansin. Dili ka na mo maingat, I love you. Sa iluang ni Ginoo. Na amin dili ka na, Lord. To say, I love you to you, Lord. Ni amin ka na, Lord. Ready to worship you, oh God, because you deserve it, oh God. Lord, ikaw ang among kusog. Ikaw ang naghatag sa among kinabuhi, Ginoo. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Lord. Open our hearts. Open our minds, oh God. And Lord, we pray, oh God, na ibalik, Ginoo, mo ang passion, oh God, sa pag-worship mo, oh God. Passion to fall in love with you, oh God. Hallelujah, Lord God, Holy Spirit, oh God. Lord, dili ka na mo ikaulaw, oh God. Ang tanan, Lord, na naana mo, gikani mo, Lord. Wala may mabuhat kung wala ka, Lord. Wala may kusog kung wala ka, Lord. Wala may karon kung wala ka, Lord. Kung wala ka naghatag na mo, tanan, pagkaon, whatever, amo
Panginoon, Lord. Salamat, Ginoong. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah, Lord. We invite your holy presence to be with us this morning, oh God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Even sa among mga bisita karon, Ginoong. Nagampumi, Lord. Abrihi ang ilang mga kasing-kasing, Ginoong. Ang ilahang hunang-huna, oh God, Lord. Lord, na makasulod, Ginoong, ang imo mga pulong ay abot na mo karon. Ang imo ang among mga pagkatarihan imo, Lord, makatisok sa among mga kasing-kasing, Ginoong, oh God. Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoong. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, oh God. We love you. We give you praise. We give you honor. We give you glory, oh God. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you.
precious Holy Spirit, Lord. We thank you so much, O God, for your love, for your grace, among kinabuhi, Lord. Sa matag-adlaw, Lord, na nakita nga mo yung kamot, Lord, na gunin ka namo, God. Inibin, Lord, sa pang-adlaw, Lord, na kanamurag layo ka, Lord, basta pinood kami may nipalayo ni mo, Lord. But today, Lord, we are asking, O God, for instructions from you, Lord, for the week, O God. Instructions also for the rest of our life, Lord. Lord, as we listen to your word, O God, be glorified, be magnified, O Lord. Use your servant as your mouthpiece, O God. And among matunan today, Lord, mabay na mo sa mong life, hindi para sa mong kahimayaan, kundi para kanibo, kanimo lamang, O Diyos. Salamat, Lord. Speak to us, O God. Holy Spirit, come and have your way, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ang title sa word today is, if you can flash the picture, is, hindi na siya klaro tayo, but start over, meaning magsugod sa, and then napay ipakapin sa ibabaw na second chance. Okay? Start over, meaning pwede din ta magsugod na nagsuon panibago. Okay, amen? That means we do have a second chance. Amen. Or itong key verse is found in Mark chapter 16, verse 7, the word of God says, but go, tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you. I almost entitled this message, Sikson and Peter. Gi-emphasize Sikson si Peter. You will know ano si Peter, Sikson, as we go along sa message today. Special mention si Peter, Sikson, di ba? Go tell his disciples and Peter. Amen? So if you have notebooks, Sikson, whatever things na imong pwede kasulatan, take notes if you will. I start off with a story, Sikson. Kinsa ang sweet on the ring, kanagaling dula na baseball gani. Baseball, di ba sa atong Pilipino, mas sikat mo dyan ang basketball. But na po yung baseball, Sikson, di ba? Sa tinuod lang, wala ko kasabot kung saan siya pag-score, but I know na ang media is for the batter to hit the ball. Okay? So, kinsa man ang mga main characters sa isa ka baseball game? Unang-una ang katong magbat, itawag na tao, batter na lang. Dili batter na kanang alaman na o kanang batter na dikulata, but batter because tigbat man siya. The second main character is the pitcher. Ang pitcher, kung ito'y katong mag labay sa bola, amen? Another one are the catchers, katong magsalog sa palibot. And another one is the umpire. Ang umpire is mura na siya referee. Mura siya mag-judge kung strike out or dili. So one day, so on, na isa ka bata, about 7 years old or 8 years old sa story na niya to siya exon sa ball field. Kanang sa baseball field, galing na siya ng isa. Eh gusto mo niya siya magtuon ng baseball, pero gamay pa siya. Ang iyang determination that day was grabe, kanagaling kung papanahon niya, kanagaling pinaiso ba, game face ko siya ba? And he went to the baseball field all by himself. Amen? So yun siya na, kani masuktan dyan lang ako baseball. So yung unang ibuating zone is, iyang giitsa ang bola pataas. Amen? And iyang gibunalan with all of his might. Pero bago siya nagbunta rin siya ikso na, isyakit siya na, I'm the best batter in the world. And then iyang giswing ikso on ang bat. But unfortunately, wala na igo ang bola. Strike out, ibu siya sa iyong sarili. The second time, ikso on, gilapay na po niya ang bola pataas. And then with all of his might, iyang gibunala na po niya, pang, wala yan po ikso on, nag-miss yan po siya. Strike two, ibu siya sa iyong sarili, yan ang hihinay. Kusog iyang syakit sa, I'm the best batter, but sa strike out, ikso on, hinay iyang tingog. And for the third time, ikso on, iyan na pong giit sa ang bola, pero bago niya giit sa, iyan sa litano niyang bat, wala ba yung buslot niyong bat, anong gulusot man ang bola dyan? So, sa third time, giitsa na po niya ang bola, isa sa taong din. With all of his might, siya giitsa, I'm the best batter in the world. And then, he swing and swing with all of his might, but unfortunately, for the third time, he missed again. And then, ikusog yung piyong ikso, isa na, strike out! But instead na madiscarin siya iksoon, nalimpay noon siya. Kung yan, ambak-ambak, nga numalim siya na, yay, I'm the best pitcher in the world. Meaning, sa tanang itself, Exxon, wala dyan na i-go sa batter.
Ixon, we can identify with that boy. Maybe we have failed in our lives. Amen? All of us have failed in our lives at one time or another, Ixon. Nasipya ta. Or whatever that time of sipya, Ixon, I did it to you. But we don't have, Ixon, to name it another name. We don't have to justify ang atong failure. Sa case of Ixon, siya na, he was aiming to be the best butter in the world. But because the sipya siya, Ixon, siya na, anyway, I'm the best pitcher in the world. Ixon, I would like to remind all of us that failure is common. No one is exempted, Ixon, from committing any failures in life. But again, we don't have to justify it. We don't have to give it another name. But we just have, Ixon, to face it like a man or a woman of God, because in God, Ixon, we deserve another chance. Unang title sa word today, start over. Meaning, magsugot ako sa, no matter unsa imong edad karon, no matter unsa imong sala na nahimo, Ixon, you can start over. Kaya mo parang Ixon, God is not interested in your past. Pumanaman to Ixon. But God is more interested in where you are going. That's why, Ixon, I personally, and among kay mga simple po sa life, I'm so grateful because yun talaga, we have a God of second chances. Amen? So today, Ixon, I would like to share, as God led me, Ixon, some points for you and I to realize that indeed, Ixon, our God is a God of second chances. Point number one, failure is not final. Inano Ixon sa mga tapad, failure is not final. Failure, Ixon, is an event in your life. It is not a person, ingon pa sila. Again, everyone is capable of failing, Ixon. And the Bible, a Holy Bible, Ixon, records a lot of people na nag-fail. The names of Abraham, Isaac, Jacob, si Jonah, ayun doon mo ni Jonah, at itong ikaon sa nagkong isda, si David, Ixon, a man after God's own heart, but still, he failed. And then, we have Paul, si Paul, di ba? He was a persecutor before he became a disciple of Christ. And finally, we have Peter. Amen? Si Peter, Ixon, na nag-deny sa Ginoo 3 times. But the Bible proves na tanang Jude, Ixon, mag-fail. But if you are just willing is the keyword, Ixon, to go back to God, then He will accept you as you are. Kung failure, Ixon, ang istoryahan, o failure, mga tao lang na perfect ang kanandawan ko sa simbahan ganit, wala tatanan diri karon ba? Amen? Kita man dito na nakasala, Ixon, but again, the good news is that we can be forgiven. Ingon pa lang, Ixon, failure is not fine. Ano makasulti mo ko, Ixon, because it's in the Word of God. Text, please. In Jeremiah chapter 31, verse 34, ingon pa Word of God, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Take note, Ixon, that God acknowledges ang sala sa mga tao. Amen? Kapalo si Lord na makasala pa, Ixon, even from day one, after creation, Ixon, nakasala na si Adam at si Eve. And so God knows, He is not surprised na makasala pa, Ixon. That's why God assures us that time will come if you and I will just repent of our sins, Ixon, He will forget our sins. Amen? Again, the key word, Ixon, is repentance. We have to approach God and call our failure a failure. We don't have to justify it. Siya mo good Lord, di ako itintan. Siya mo good Lord, giunahan ko niya. That's why Lord, nakasalaan noon ko. We don't have to justify it. We don't have to call it another name. Ah, katong salaan ako. Ito akong baka, white lies lang man to. You heard about white lies? White lies? White lies is so kanang the
define that kanang mga lies gani na kanang ni ginagmay na lies lang na kanang baka ba na dili makasakit sa ubang tao. Those are called white lies. But at the walk of its own, it's still dishonoring God. That's why makasultin so na failure is not final because in the Word of God, He says na He will remember our sins no more. Amen? Kung kanay so na pinagadako na ako na kanang kataganing kataugan gani, ay kita na atin sa Ginoo. Another verse is so in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, yung na Word of God, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. There is a second chance atong Ginoo, so on. Tingnan mo katapat na yung second chance sa Ginoo. And that second chance, so on, is a complete package. Meaning, di lang siya yung nakalagay ng gipasaylo ka lang and then forgive and forget. But ay pakapalik, so, but the new has come. Kung ang salari mo, so, sa una is nakapag-guilty sa iyo, and of course, it will make you guilty as much as I have experienced it, so on. But again, the grace of God makes us realize na kita din so mga bago na binuhat niya sa Ginoo. That's why we are so blessed because our God is a God of second chances. Amen? So therefore, failure is not vital. Number two, bad results can be redeemed. Meaning so, ang mga resulta sa itong sala na wala na kapalipay sa Ginoo, kung nakapasakit sa tuang, hindi pa sa itong loved ones, Ikson, maridin niya siya. Ang pasabot na Ikson, pwede din siya mabawi. Yun pa naging, God forgives our past sins. Amen? Tinuod na siya, Ikson. If you confess your sin, God will forgive you. And He heals the wounds with which sin has injured us. Amen? Hindi lang kapasiloon sa Ginoo, Ikson. Ayon pa din niya, ang nakapasakit sa imuha. Kung sala ba na guilty ka, Ikson. But, yung boundary, there are scars that remain even from a healed wound. Scar, Ikson, is, kung sa Bisaya pa na siya is, peklat, uwat, uwat sa Bisaya, peklat sa Tagalog. Amen? Na yung mga sama, Ikson, na mas inaayo na siya, magpabilit ang iyang peklat. Prasa man din ay siya, pastor. Actually, you can look at it, just like sa crisis zone, itong half full, half empty na glass gani. When you see a glass that is nice, sulong tubig zone katunga, it's either of, depende siya kung tanaw, it's either half full of tubig or half empty. Mauro po na zone sa tuwa. Ang atong scars, and I believe you have one zone, nag-remind, labaw nagsala gani ang inumdan anak. Nagpabilin na dyan zone, for you to be reminded kung sa resulta kung ikaw mubayuli kay Lord. That's why, kanang scars kayo ni mo, katong mga kasakit ni mo na bungas ni mo ganing kagahay kulo sa una, you believe that you are forgiven by God. Amen? But still, the scars remain. Number one, for the purpose of reminding you kung unsay may tabo kung magpagay-gay kagulo. And for the second reason, so na magdating mo na siya, to help other people who will be undergoing the same set of challenges sa ilang life. Sample. Sample lang isa. If you gave birth to soul, accidentally, meaning na-disgrasya ka ng soul, of course, it is somewhat kurang sakit sa imuha, but I believe if you have repented of that sin ng soul, God has healed you. Amen? God has accepted you back. But still, it remains so na itong imo na buhat is, it will remind you na dapat din dito na ako lumabon ang sugo sa Ginoo. But at the same time, Ikson, may kang blessing sa uban. Naman, pwede man mo i-share, Ikson, ang experience mo sa uban. Those who are undergoing that same circumstances, ikaw na nakagiyan na Ikson, ma-share man mo sa ilaha. That's why, even ang scars sa atong life, na nasa purpose. Because there is nothing wasteful in sight of God. Maski ang mga sala, Ikson, sa tinuod lang dyan, kung mo na siya unang-unaon, yes, nakapasakit ka tao,
Yes, napasaylo ka sa Ginoo, but the experience of it all will teach you, Ikson, na di na siya usbon. Amen? And at the same time, Ikson, makatambak po ka sa mga tao na undergoing anang na sirkumstansya. Si Peter, Ikson, the Apostle Peter, siya ang pinaka-confident galing sa 12 disciples. Diba? Ano na kayo naman ko? Because one time, ingon siya na, Lord, maskin silang tanan, Lord, mutalikod ni mo ako, dili o Diyos. E nung dumoy, Ikson, ingon siya, diba na, maskin mutalikod na tanan, siya daw dili mutalikod sa Lord. But in John chapter 18, Ikson, if you read your Bible, gidinan niya si Jesus Christ 3 times. Amen? And because of that, Ikson, as you read the Bible, grabe ang guilt sa kasing-kasing ni Peter. Grabe siya na, grabe po ko eh, grabe ko na buhat kay Lord, i-deny na ko siya 3 times. When in fact, naghinambok pa dyan ko na ako rin mabilin sa tanan. But in John chapter 21, Ikson, wala na sa kong slides. In John chapter 21, after the resurrection, ganit, Peter and his co-disciples were fishing, Ikson, ng isda sila. But unfortunately, wala sila nakuha ng adlawa. They were guilty. Nagibiyaan nila si Lord. Especially si Peter. And because wala sila mahuli ang nakadlawa, so they felt na wala dito yung tarong na namahimuan iba. Nakasala dito sa Ginoo. Because even sa ilang pagka-expert na fishermen, that very day, Ikson, wala sila nakuha maski isa. But here comes Jesus, Ikson, on the shore. Gitawag sila, friends, nagamoy natakpan na isda. And instantly, Ikson, they recognized that it was the Lord. O si Peter, Ikson, again, ang Peter, again, si Peter magod, agresibo gali kayo, siya nagunaw-una, Ikson. Ni dagan dahil siya, ni ambak dahil siya, ni sagong siya padulong kay Jesus Christ. Amen? That's John chapter 21. And when he came face to face with God, with Jesus Christ, ipakutana din siya ni Lord. Peter, do you love me? Di ba? John chapter 21. Yung si Peter na, yes, Lord, you know that I love you. Pero grabe ang turut sa kasing-kasing ba? Iyan ang i-deny, di ba? For the second time, ipangutahan ko siya ni Lord, Peter, do you love me? Yung si Peter, sa yung launa na, murang duda si Lord, ah. But because kabalo mo siya, sa yung heart, na love niya si Lord, Lord, you know everything. You know that I love you. For the third time, Ikson, ipangutahan siya ni Lord, Peter, do you love me? And then dito siya, murang, wala na si Peter dyan siya naun sa naman eh. Di na mo dyan pinatuhan. But Peter knows in his heart, just like you and me, that we love the Lord, right? And Peter knows that he loves the Lord. That's why yun siya na, Lord, kapag mo dyan ka sa tanan, Lord, boy, wala may matago sa iyo, Lord. You know that I love you. And Peter, mura siya, perplex siya gamay ba, nalibong siya, nanong katulong magugihin pamuntana ni Lord. And then, the truth dawned on him. And then he realized it's all. Katulo siya ipangutahan ni Lord that if you love me because katulo man po niya i-deny si Jesus Christ. That's why on that very instance, it's all, the Lord was giving Peter 3 times to say that he loves God. Para mabawi ang soul ng 3 times na i-deny niya si Lord. Kabalo mo, it's all, atong Ginoo, ang iya kailing specialization, kung di ba na yung mga doktor, di ba, na ilang specialization sa kidney, sa atay, na yung ban sa kuko. Nabay sa kuko? Na yung mga doktor, di ba, na specialization. But si Lord, ang iyang specialization is sa pagpasaylo sa ato mga sanga. Let's try this. Yung palagi, God is a finder of lost sheep. Or we can say, directionally lost sheep. Sheep magyapon sila ni Lord. Naisaat lang gamay. God is the searcher of missing coins. Amen? And God is the embracer of the foolish, prodigal children. That's all in the Bible, Ikson. There's one thing that I want you to remember today is this, Ikson. God longs to forgive you. Amen? We don't have, Ikson, to call our sins another name. Kung nakasala kayo na, Ikson, call it by that name. Ay, na Lord, kung nang alaala, you call it by that name. And I believe, Ikson, God is not surprised. Wala ba yung matinala, Ikson, ang Ginoo na nakasala ng inyong anak? So, what I'm pointing out is this, Ikson,
when we sin, and I believe we will, I put to you up. Ask forgiveness from God, calling that sin by its name. Amen? So point number one was, prayer is not final. Point number two is, God can redeem bad results. And number three, so that's why, number three is, the future is as bright as the promises of God. If there's one thing Iksoon na naghahadang kusog sa mga tao gani, sa mga nagsunod kay Jesu Kristo, tala, promises ni Lord. God promises that in spite of the dark clouds, Iksoon, the sun is still shining behind those clouds. Despite Iksoon, sa inyong nangyayagiyan karon, God can still make some good things out of him, Iksoon. That's why for you and for me, Iksoon, talagang failure does not mean that you are finished. Failure does not mean na wala na kay kaugmaon. Failure does not mean na kanang imunakusbo na siya na sala. You are not doomed to repeat that sin again. Because with God and so on, everything can be started all over again. Pastor, kanang, ha, kung sala ba yan, Pastor, no? Siguro, mo na ito yung pinakagrabe sa tanan ba? Siguro, Lord, that's a fact, it's all. But the greater fact is this, Ikson, God is bigger than that sin. That's why, Ikson, your future and my future is as bright as the promises of God. Because God is making everything new. In Revelation chapter 21, verse 5, in the word of God, He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then He said, write this down, for these words are trustworthy and true. So, yung galing Bible, so, tinood yun na siya. Amen? What is black in the Bible is really black, and what is white in the Bible is really white. There are no gray areas with God. That's why, so, the encouragement ako for all of us today, including myself, let's please, kanang call black a black and white a white, so on. Because, yung pasigilis, Lord, na tuuhin ang Diyod ko, I am making everything new. If you feel in your heart so that you have faith, God, then praise God. Because God is a God of second chances, Iksoon. Amen? Ugang nasa ko, Iksoon, is what lies ahead. I want to emphasize, Iksoon, that God is not interested in your past. Kung sa itong nabuhat mo na sala, kanya, kalimti na ito siya. Because that will only serve as your anang reminders gani na din mo dapat usbon. But what God wants us is for us to strive forward, Iksoon. Yun pa si Apostle Paul, wala sa akong slides in Philippians chapter 3, yun siya, what I do is this, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ay naman tayong goal, Iksoon, na may planong ginoo sa itong kinabuhi. Amen? Remember, Jeremiah 29 verse 11, that He has a wonderful plan for your life. And remember, Iksoon, ang context sa Jeremiah chapter 29. If you read that chapter in the Bible, Iksoon, ang pag-release ni Lord sa promise gani, wala rin mga ganaganing na sila sa lugar ng alipayon, ang mga Israelites. Wala sila sa isang lugar, Iksoon, na sila ang hari. Wala sila sa lugar, Iksoon, na sila ang masunod. Magna sila sa isang kalugar, Iksoon, na sila mga slaves gihapon. But despite all of those, if you read Jeremiah 29 verses 10, panaw, Iksoon, but in spite of all those things, God has promised them that you have a great future ahead of you. That's why, Iksoon, kung sa makangit-ngit ay mong ikabutangan karon, and so you think, Iksoon, I assure you, as God is in word, says, nadyo'y kaugmaon nagpaabot kanimo, Iksoon. Pero pastor, usaw man pag-press toward the goal. Usaw man, pastor, na makapadayon ko na makaabot sa gusto padulungan ni Lord sa kuha. What is second part sa itong sharing, Iksoon? Usaw na ito, pag-move forward, leaving everything behind, and straining toward the goal that God has given us. Please, in Matthew chapter 12, verses 14 to 45, basahan ni Iksoon. Because we'll be discussing a lot about this verse of the Bible. Iyon pa, when an impure spirit comes out of a person, it goes through
arid places, seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied. Okay? Swept clean and put in order. Then it goes and takes in with it 7 other spirits more wicked than itself. And they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Three things it's all. Three things that we can move forward towards the hope that God has given us despite sa atuang mga kasakyatan. First is all, true change comes when you have a new occupant. Amen? Gusto ito yung inyong ganyan sa verse 6 all? Sa diya daw na ni, ipalayas na itong daotang espiritu sa isang katao, iksoon. At itong daotang espiritu, naglaag-laag. Amen? Pero waman sila ay makita na kasut na iksoon na lawas. Hindi balik siya itong tao na iyang gibiyaan. Kaya nalimpyo na lang ito siya. Amen? And then, pagkakita yun na nalimpyo na, ni balik iksoon, eh waman lain at puyo. Ni balik ang bad spirit dito ng tao iksoon, nagdala pa dyan niyang barkada. And then the word of God says, the condition of the man was worse than what it was before. O sa ipasabot na may son, kailangan di ay, pag ikaw napasaylo na sa Ginoo, and you believe in your heart, napasaylo yun ka sa Ginoo, Ikson. Wala kayo pagduha-duha ba, napasaylo ka sa Ginoo, gani? The first thing that you and I should do is to invite the Lord into our house. And when I say house, Ikson, it's the whole house. Dili ni mo invite si Lord sa guest room lang. Lord, yan ang guest room sa kong life, Lord, ang kapiling sa sana. But when you invite God, you invite Him, Ikson, in every area sa inuang life. Meaning sa finances, sa love life, sa work, sa business, Ikson, and even in your studies. That's why, if you want to have a new fresh start in God, invite God Ikson. Ba't hindi lang siya kutob sa bedroom or kutob sa sala? Invite Him to rule and reign sa tibuok balay ni mo Ikson. And when you invite the Holy Spirit Ikson, everything will be new. Amen? Please. In Acts chapter 4, verse 31, ingon pa ang word of God, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So, when Jesus Christ resurrected and He went up to heaven, so, ang iyong mga disipulo, kabalo ba sila na mubalik si Lord? Amen? And they were again, anak, uragani sila, a band of brothers pa, na ang ilang belief system is mubalik dun si Lord. Kapalong sila Ikson, mubalik sa Lord, mga na ilang belief system. But, murag kulang magunto siya Ikson. That's why they pray. They pray intensely Ikson. They pray intensely to the point na niyabot ang Holy Spirit and filled all of them. And it was the beginning of the rest of their life. Kaya nun pang word of God Ikson, moto ang hinungdan na sila na-change. The manner they speak na-change. The manner they budget their money was changed. The manner they look to the future that was changed and so on. Kaya ang Holy Spirit nagpuyo sa ilang kinabuhi. Nausap ang tanan and so on. Nausap ang tanan. That's why ang challenge sa itong mga Kristohanon, if you call yourself a Christian is this, nausap ba dyan ang tanan sa akong kinabuhi? The way I think, the way I act, the way I decide, the way I make choices, so, nausap, badyod, tanan. Eh kung pinutahan yun, Ikson, ang pag-disipli mo sa Holy Spirit, mausap yun ba yung tanan, Ikson? But again, the infilling of the Holy Spirit is a constant, Ikson, activity sa imong life. Dili lang siya kutub lang sa encounter God retreat. Dili lang siya kutub, Ikson, sa prayer meeting sa Wednesday. Dili lang siya kutub, Ikson, sa Sunday worship service. But the infilling of the Holy Spirit is an everyday activity of your life and my life. If you want to have power in your life,
power ha kanang dili power na kanang ining ikaw mayo ang bato dili ana kasi ka power kanang power gani na magmalampuson ka sa imong life dani. You and I should always invite the Holy Spirit sa atuang inabuhi mga igsoon. That's why the challenge is, the litmus test is this. Look at your life. Nausap ba dito ang tanan? E kung nausap ang igsoon, mo na yung kamatuhuran na nandiyan ang Holy Spirit sa imuha. All of us can say that I have received Lord Jesus, I have received the Holy Spirit. But kung wala ibidin siya, igsoon, wala tanggihan mo na siya. And mind you, igsoon, time will come that we will come face to face with God. When we come face to face with God, it's an individual event. It's not a group event, igsoon. Lord Jesus, akong tawagon na si pastor, kay magbuyon na mitanan. Dili, isa-isa dun na igsoon. When you face God someday, it will be an individual event. The greatest event of your life, of your afterlife, so I say. Kaya dito, Ikson, pagkutanong dyan ka ni Lord, yun sa manin mo pag kinabuhi sa kalimutan. Lord, kanang luya mo ko pirmi, Lord. Uy, kanang naningkamot ko, Lord, pero wala dyan, Lord. Kasi kulang, Ikson, ang gahong sa balaang Espiritu. Amen? Because if you have really experienced, Ikson, ang balaang Espiritu sa iyong life, I tell you, Ikson, mausap dyan yung pananaw sa tanan. Na may ups and downs, those are part of the package, Ikson. But the good thing is that if you have the Holy Spirit, no matter what challenges you are facing, and you will be facing still, you will be able, Ikson, na malampuson. That's why, if you want really a true change sa iyong life, you must invite the Holy Spirit to occupy your life. Amen? Kung sila maningog, Lord. Second, true change comes when you seek the truth. Okay? Ang tinuod na kausapan ni Son, may tabong lang kung pangitaon niyo ang kapatuuran. Yun ang word of God in John chapter 8, verse 32. Then you will know the truth and the truth will set you free. Amen? Ikson, part of the reason na nag-fail ta, part of the reason na nag-fail po, because I tended, Ikson, to give way sa teachings sa obang tao apart from the Bible. Of course, mamina mo dyan kasi yung teachers, di ba? Sa math teacher, sa science teacher, sa imong course, mamina mo dyan ka, kaya nag-spill agad ka. But what I'm talking about here is this, Ikson, mamina ta sa mga kamatuoran na gikan sa Biblia, Ikson. Sometimes, consciously or unconsciously, di ka reject na to ang Word of God. Iyon ang Word of God na ihatag na. Iyon po ka na, Lord, kaya Lord, ihatag lagi na. The Holy Spirit is convicting you, ihatag lagi na. Then there's something in you, Ikson, na maghuhong na ayaw lagi na ihatag. And then because you have a need that day, ingon ka na, bitaw, hindi ako na ihatag mo eh. Lang ko'y panginahan na. Ikson, sometimes, you believe that you don't have to obey the Word of God. You believe because sa pagkakaraan ng iyong Kristohanon, and so you think you are exempted ka na sa mga nagkapabuhat ni Lord. Ah, inakumapila nila, ay, nadugay na ako sa simbahan. Kabalo na lang ko. Ako pa'y magtudlo sa ilang gusto sila. Sounds familiar, Ikson? There are some of us, Ikson, maybe I myself siguro sometime, that I thought na I knew it already. Kabalo na ko. 20 years in service sa Ginoo. Tama na to. That's why, Ikson, sometimes because of that, kanaganing malinta na ito ba na ang kamaturan tayo sa Ginoo is always the truth. Pangutana ko siya, Ikson. Next please. Wrong thinking results in wrong living and action begins as ideas. That's why you need to feed your word, your mind with the Word of God. Example, Ikson. Musali ka sa isa ka mekaniko. Sa mga may sakinan diriya, musali ka sa isa ka mekaniko na imong paayuhon sa imong sakinan, pero di siya mag-consult sa manual sa sakinan. Siya na, hindi na lang ko magtuon. Kaya na ako ni, kara na ako mekaniko. Or, musali ka, Ikson, sa isa ka doktor na
Nangusulta ka sa tordo, magpamusulta ko do. Kung saan may sakit ni mo dahi, mo ni do. Ay, do, mo taas ako do. Anang, doktor, matiyong ka do, no? Dili ko doktor, no? Nagbasa lang mga libro, kabalo na kuwala mo ni nabuhat. Usali ka sa doktor, ng pa doktor, doktor, Iksona. Wala na minang sa authorities. And yet, gusto niya na mag-diagnose o sakit sa mata mo at pagyugdamban. O kani, inumani siya, dugdukan niya, inuma ang anit, ayaw ang sulod. Buto ka ka na Ikson? Or, buto ka kasi sa ka-surgeon? Surgeon, ngayon ka na ganyan nag-opera, na nagunit na gunting, na one day nag-study Ikson, and then, sa time na nag-opera na, kung nga siya, na naging nag-detain din sa sulod siya, ano, nilabot, ako na nalipotlon. Musali ka ka Ikson sa isa ka-doktor na kanang surgeon na wala nagtuon, pero wala kabalo sa kamutuuran, and then, mapapakadal, pamutuon sa imong lawas. Amen? O musali pa ka nga sa Ikson sa isa ka-Kristuhan nun, nakabalo sila sa ibuhat nun, pero wala nila nila buhat. Bato ko sa kompoy ni Ikson na ang pinakalisod yun, pinakakuyaw sa isa ka-Kristuhan nun gani, alam yung gawin na, I know enough, tama na to. Tama na itong pag-serve na ko sa Ginoo. Ako na kuning time. Sila na po mga kabataan na itong ipapaliwag sa akin sa simbahan. Eh. Pwede man sa Ikson, in terms of kanagaling physical activities, we can let the young ones, you can let us, because young ones, hindi pa sila to move sa church. But sa imong kapigulangan, Ikson, sa imong kahuyang, o mas inakaisakit ka ron, it doesn't merit na imunta ka sa pag-serve sa Ginoo. The best thing that you can do is to pray. That's why sa prayer, I'm passing chance to Ikson. Personally, I was blessed sa mga nag-answer sa call. Again, ang Ginoo naman yung magbalo sa tuwa, di ba? Personally, I was really blessed sa mga nag-answer sa call na umapil sa prayer and fasting. But I'm not taking it again sa mga wala na nag-appeal. But Ikson, just come to think of it, Ikson. Kung yung anak ka sa yun, napag-challenge Ikson, hindi ka umapil. Labaw na siguro kung koreksyonan ang imuang inabuhin. Ang pinakalisod sa Kristuhan nung galing na naganing na si set of truth sa iyang muna-muna. Na si set of truth sa iyang life pa na kaniyang angay na pumbuhaton. Kaniyang angay din na pumbuhaton. That's the most dangerous Christian Ikson na yung mga tubang. That's why, Ikson, if you want really to have change in your life, look for the truth. And the truth will set you free. Talaganin, sige lang nagpaningkakot para mo dato o gani. Wala may tautang sa madato yung suod. Patingot pa sa word of God, ako may mag-provide sa inyo, Huawei. Just seek me first. Wala mo kabantay yung suod. Kasi kung saan yung pagpaningkakot gani sa inyong negosyo o sa inyong trabaho o sa inyong endeavor sa kinabuhi. Kung wala gani si Lord's equation, wala ito'y padungan yung suod. Patingan na ka, dako ang isulod, pero dako ka po lang nigawas. Amen? Samantalang kung imod yung papilon si Lord sa tanang parts sa mong life, Ikson, pati nga na ka, masigang ingon sa ubang tao na kulang, more than enough para sa imong pamilya. Dagat na testimonies din sa church, Ikson. Ang ilang mga bana, walay trabaho, but since nagsalig sila sa Ginoo, mag-provide ang bayan sila, Ikson. Amen? That's why the truth, actually, Ikson, is in the Bible. That's why if you want to really have a changed life, if you really want to have that katuwaling second chance with God, you must know the truth, Ikson, and the truth is found in the Bible. Amen? Next please. Kaya sa Proverbs 16 verse 18, Ikson, ingon pa ang word of God, a strong reminder for all of us, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Ikson, pride goes before destruction. Amen? So kung gusto ka, Ikson, na mapildi sa kinabuhi, dali naman dyan. Paghinambog lang. Just feel proud lang dyan, Ikson. I-announce sa tipong kalibutan na di na ako kailangan ng Ginoo, kaya na ako ni, tapo na kaya ko negosyo. Grabe na rin ko mga titles. Isting, Ikson, and I guarantee you, Ikson, the next day you will fall. Ano makasulti mga pastor? Kaya naman sa word of God. And I'm the kind of person, Ikson, na matuod yun sa word of God. Ikson, I tell you, if you really want to have a life that is kanang pleasing to the Lord, gani, you must live, I must live by the word of God. Okay? Last point, Ikson. Third, true change when you change
your actions. Okay? Next, please. In Romans chapter 12, verse 2, yun ang word of God, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. O sa may will sa Ginoo para sa itong Iksoon? For us to have a good life, a good future, right? Not to harm us, but to bless us, Iksoon. Isa sa pinaka-greatest frustration sa mga leaders sa simbahan gani, mga leaders sa simbahan, whether kung saan na siya na denomination, Iksoon, as long as they believe in Christ, isa sa pinaka-greatest gani na frustration sa mga leaders sa Iksoon, na makita nila na mga tao na nag-aumban sila sa pagsimba, Iksoon, o lagi po nausap ang kinabuhi. Kaya galing, musimba, yes, musimba. Muhatag, yes, muhatag. Makik-fellowship, yes, makik-fellowship. Pati yung dahil, Iksoon, wala nausap bilang life. Ano nga nausap? Because when a time comes na papiliyon sila si God or ilang negosyo, automatic negosyo. Kung papiliyon sila si between God and there something na murag malipay sila that thing, automatic katong isa. Si Lord, dali lang kayo, pawakong si Lord, but Lord, next time din natin makita, Lord, bye-bye. Sa tinood, Iksoon, dyan, ang Sunday worship gani, ang message sa matang Sunday gani, it's actually meant, Iksoon, to change us. Amen? Iyon palagay, bato-bato sa langit, ang tamaan, sana magbago na. Kaya tinood, Iksoon, what is the use of the church? What is the use of the Sunday preaching? Kung ang itudo lang dirita is unsaon pagpadato, unsaon na mahimutang sikat, unsaon na mahimutang powerful, unsaon na mahimutang influential in terms of the world. Ang katuyuan sa Sunday so sa Word of God, kasi asa nga ba ito sa simbahan is for people's lives to be changed. Sakit man Iksoon, paminawan, but kung naigo ka Iksoon, pasalamat ka because God is talking to you right now. And I say, so we serve a God of second chances. Amen. Nice story ako na basa, so I will end up with this. During the 19th century, kato ganing great na Welsh revival gani. If you can do the research, so pakita sa internet ng Welsh W-E-N-S-H revivals. Alam dito like, so sa Europe. In the 19th century, so, grabe dyan ang fire gani sa revival dito dapit sa kalibutan. And one of the stories, so on, ako nabasa is this. Because grabe ang conviction, so on, sa mga tao dito, grabe ang nila ganing, na-convict sila ba na maling na itong nigahimo? Nakauna-una sa like, so, na kanang ilang tarungo ng ilang mga maling na nabuhat. Isa ka tao dito, so on, sa katawang halos, kalaganing shipbuilding gani siya na ganang taong gani ganang. Ang ilang taong na pinaka-main businesses ka nang maghimo ganda yung mga barko. And for so long at time, so on, ang mga trabahante nito, nanag na sila na mangawat. Mangawat sila ng PC, mangawat sila ng martilyo, mangawat sila ng wheelbarrow, mangawat sila ng pala. Maski kung sila makawat, so on, hindi ka kawat, hindi ka uling sabanay. Kaya yun pala yung gamay naman sila ng sweldo. But when that verse, the Bible, aiming so on, those same people were so convicted sila kasing-kasing so that they returned everything na ilang ikawat dito sa ilang kumpanya. Kikan sa martilyo, hantun sa pala, hantun sa barde, ilang giulik so dito sa mga factory na ilang itrabaho. Grabe man conviction ni Lord sa ilang heart. Tinutanay dyan ba? To the point, so na nagka-problema na ang mga kumpanya. Ay nano, purti na magdaghana silang martilyo. Ang ilang gate na hapit mas mabrig na puno na mga ipambalik na ipangkawat gani. Great revival, Iksoon. To the point na ningo ng mga companions na kamo ng mga Kristohanon. Announcement na kung i-convict mo sa inyong Ginoo na iuli ang inyong ikawat. Pasa, ipalihog. Gusto na mo ipaybalo na ipasaylo na mo sa kumpanya. Ayaw na iuli inyong ipangawat. Ay wala tayong kabutangan. Kung nga na Iksoon ang effect gani sa revival sa itong kinabuhi, I tell you, Iksoon, grabe yun. Mausap yun mo life 180 degrees.
not 360 degrees, di mabalik naman sa uno. 180 degrees, Ikson. Mabalik po. Mabalik ta dyan ang iyong life. That's why, Ikson, I don't know what's in you right now. Maybe you're smiling. Maybe you're feeling confident before God. Maybe you are doing things na kanina, haon dyan sa gusto ni Lord sa iyong life. But please, look inside your heart, Ikson. Napa dyan ko'y nabuhat na wala nag-glorify si Ginoo? But in spite of all those things, and so on, we serve a God of second chances. Next slide. And so on, next please. We serve the God of second chances. Yun pa rin, so on. Our sins can never be greater than the grace of God. Maski unsa pa kadako imong kasalanan, and so on, ang grasya sa Ginoo mas dako pa, ana. Our failure can never be greater than the love of God. No matter how much you fail God, just like Peter and so on, you know that God, when He comes back soon, He will look for you. Remember, and so on, after the resurrection, ingon tong angel sa mga tao na, go, tell His disciples and Peter. Special tension si Peter, and so ano, grabe mo nag-ibuhat ni Peter, and so yung mga three times mo ikinay Ginoo, ang Ginoo na nahigugma kanimo, ang Ginoo na nag-bless ako, ginanay mo three times. But in spite of that, so on, special attention si Peter. That's why in your life, you can say na, go, tell His disciples and Rico. Tell His disciples and Donabel. Tell His disciples and Angel. Tell His disciples and Glenn. And so on and so forth, and so on. So on, God is looking for you. Don't you feel that, Ikson? Don't you realize that? That God is more concerned kung asa ka padulong, Ikson. Ingon pa rin, Ikson, our failure in the past does not determine what we will become in the future. So let's enter the Holy Week, and so we celebrate Holy Week. I really don't know where I'm going, Ikson. And I don't have an issue with that. Kung asa mo mag-spend sa Holy Week, Ikson, I don't have an issue with that. One thing I just ask of you, Ikson, is this. Wherever you go, please bring God with you. Kung asa ka want to karong Holy Week, Ikson, please bring God with you. Dili ko mo nagbakasyon, Ikson, it's a, you are free now to do everything and anything you want, Ikson. Again, I have no issue where you're going this Holy Week, Ikson. What I'm asking you, Ikson, is this. Bring God with you. And so you will realize, Ikson, katapo sa gugma, sa Ginoo, sa iyo, Ikson. Amen. There's a song, Ikson, ang kataon karon. Ito ganyan bisaya na song, ganyan. Dili ko mabuhi kung wala ka tanako. You can sing that. Ipadagiya mo na ang kinabuhin ko sa diya mo na pagkumatawa. You know those lyrics, Ikson? Familiar with that? I would like to end with that song. I know this is instant kasi luha ko doon na bed. But I know you can do it with the grace of God. Let's sing that, Ikson. Let's look for it. Let's stand, Ikson. Let's sing this song from our hearts. Let's put out the lights. Let's sing it. From our heart.
you, Lord, grant the forgiveness of sins, Lord. Lord, inuun, Lord, nakasalami, Lord. Inuun, Lord, we have fallen short of the glory of God. But we thank you so much, Lord, because of what Jesus Christ has done at the cross for us, Lord. And with that, Lord, we believe, Lord, that we have another chance, Lord. Kung sa man kapakyasan sa mong kinabuhi, Lord, kung sa mga kalampasan, O God, na wala ng pahimayan kanino, God, we believe today, Lord, we realize, O God, that we serve a God of second chances, Lord, and we can start all over again, Lord. Thank you, Father God, for your word. Thank you, Lord, for your assurance, O God. Salamat sa gugma, Lord. Salamat sa kadaugan, O God. Be glorified, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, let's sing the Doxology of Jason as we get this. To invite you next week on our Holy Fire and Ignite Youth Fellowship every Friday at 6 p.m. To our online viewers, thank you so much for tuning in to our online Sunday service. See you again next week. God bless.